nalaman ko, dahil may nagmensahe sa akin, na possible na ipapatawag si Cathy, Miss Cathy Binag, sa Senado. Nakarisip ako ng messages na possible, ayan, Senator Bato, sabihin ko na to para ma-pressure ka ng bonggang-bongga, kasi you have to fight dito sa mga bangag na ito. Okay? Eto, Senator Bato, since ikaw pa rin ang chairman ng Committee on Drugs and Public Order, Public Safety, chuchu, pero wala nang safety yung ating bansa ngayon. Ba't mag-green ang buho ko ngayon? Okay, green ang hair natin ngayon, oh, Inday Sara. Okay, so ipapatawag sa Senado, sana ay walang haharang. Ayan, Senator Bato, pakita mo yung balls mo. Sabi ko naman sa'yo, you know, we will support you kapag ikaw ay nasa tamang alignment ng buhay. You're there to protect, di ba? To protect the Filipino people at not for vested interests. So patunayan mo sa amin na itong paglabas ni Cathy Binag ay napakalaking, kumbaga, napakalaking halaga doon sa Pidea Leaks. Right? Kasi kahit anong gawin mo pa, sabi ko nga sa'yo, kahit anong gawin mo ngayon sa sistema ng mga bangag, eh, gagantihan ka, di ba? Di kasi, I don't know, nanonood ka naman ng paminsan-minsan dito dahil namomonitor ka ng mga staff mo eh. November pa lang sinasabi ka sa'yo na hindi ka sasantuhin ng mga bangag na yan. Tingnan mo yung ginagawa nila. Ginawa na kay Pangulo Duterte, ginagawa nila sa inyo, kay Inday Sara. Ungrateful ito mga bangag. At napatunayan ng isang eyewitness, ng isang maalindog na eyewitness, di ba? Ayaw talaga pakabog ni Madam. Pero yun lang, mas maalindog talaga ng lola mo kasi sexy bells. Anyway, mga kababayan, kung titignan ninyo, I think 2 days na ba, 3 days na ba yung since in-interview natin si Miss Cathy? Ikaw, Avalos, bakit wala kayong, nasa na pala yung ano ninyo, kaso nyo dito sa ano? Sa DNDO, asa na mga hitad kayo? Right? Ano sabi ko dito? Avalos, gusto mo ipa-forensic ang USB? Let's talk about that. Okay. So, tapusin ko muna yung tungkol sa Senate. Napag-alaman ko, dahil may nagmensahe sa akin, na possible na ipapatawag si Cathy, Miss Cathy Binag, sa Senado. And good for you, Senator Bato, kung gagawin mo yan. Kasi tututo kami, ang taong bayan, at syempre patawag mo ulit si Agent Morales para yun na nag-corroborate na actually eh. Kumbaga napagtagni-tagni na ng mga pagkakataon, di ba? Ng mga panahon, di ba? Panahon ang lahat ng ito, di ba? Kaya panahon nyo na ng mga bangag. Lapit na kayo, alright? So kaya pagkakataon mo na, Senator Bato, napatunayan sa taong bayan na ikaw ay sincero at sa kasabay mo sa pagpapatawag kay Cathy Binag, ipatawag mo si Liza Tanas. Dahil siya yung nag-abot ng polboroni, di ba? Siya yung nag-abot, inalok niya ang isang babae, di ba? Di ba? You want to protect the welfare of the women, the chuchu bells. So ipatawag mo si Liza maliban pa doon sa pagkabanggit ng pangalan niya ni alias Picoy, ni Robby, okay? Ni Robby Enriquez alias Picoy, na si Liza Tanas at si Kumar ay ang mastermind ng posible, ng pag-alok, ng posible pag-alok kay Morales na huwag na lang pumunta sa Pidea Leaks si Irene na yan, name your price whatsoever, di ba? So ipatawag mo na si Liza Tanas dahil wala naman siyang immunity. At ipatawag mo siya para ma-cross-exam, okay? Ma-cross-exam nyo si Cathy Binag para maikwento niya yung moment na yon na inalok siya ni Liza Tanas. Salang natin kasi siya may social dugyot eh. Ni Liza Tanas, okay, ng polboron. Question. $1 million question to all of you. Mga palangking. Alright, mabuhay. Hindi niyo pera yan, mga... Thank you, B. Okay. Question ko sa inyo, Avalos. Ikaw, Gibo, kayong mga jutang ginemes na mga salot sa lipunan. Okay? Kayong mga jutang ginemes na lumalapang sa kabanang bayan, pasweldo ng kabanang bayan, at maliban to sa extra kam-kam ninyo, mga yawa kayo, okay? Bakit hindi kayo lumalabas ngayon para magdakdak sa social media o sa mainstream media para salagin ang testimonya ng isang star and eyewitness? Yun mga kababayan, sabi ko nga, kailangan natin gamitin ang inyong mga brain cells, ang inyong mga neurons. Bakit hindi sumasag, bakit hindi nagpakitang gilas si Avalos ngiwi? Hindi ko pala natanong kaya ano, no? Kaya Cathy kung nasa USB ba si Avalos? Yeah, mamaya gatin dyan ka ba? For, definitely, mayroon tayong second interview sa kanya. Kanina yung interview sa Pilipinas natin mahal. Although yung parang hindi ko napusimula, hindi ko pa napanood yung kalahati nang yata napanood ko. Bakit si Avalos, ang Malacanang walang statement, mahirap ba mag-strategize ng pang-vangag strategy? Diba? You have to be accountable. Diba? Accountability
transparency, and what? Clarification to the Filipino people. Ha? Avalos, niwi, niwi, kiwit, kiwit, kiwit ng alpot. Okay? Do you want USB? Sabi ni Whiskey. Mga kababayan, bakit hindi sila, di ba, this is, ano, defamatory or libelous? Kung ito ay hindi totoo. Di ba, sabi nagwakak-wakak na sila, oh, ganyan, sinungaling si Cathy, magpa-ano tayo, magpa-press con tayo, da-da-da-da-da. Bakit walang press conference? Mahirap ba sa dagin? O mahirap ba talaga? Well, we all know na mahirap pa sinungalingan ang taong nagsasabi ng totoo at naka-witness ng pangyayari. Bakit ikaw, Avalos, nang inilabas ko yung video, nataranta ka na para kang sabog, okay? Na nagpa-sabi-sabi ka kaagad ng deepfake or AI. Bakit hindi mo i-authenticate yung maalindog ni Cathy? Cathy, di ba? Shushang, okay? Si Cathy, malala na lang siya. Oh, siyempre, pag social ka, Cathy. Pero pag malambing ka, Cathy, malang nasa amon sa Iloilo, sa Ilonggo. Giba si Gibo, sabi ni Palangga. Siya nagsiling na si Giba si Gibo. Matagal ng giba yung mga yan. Okay, sabi ni Grace Norgard, Marlica, you are more credible political blogger since 2015. Thank you, darling. Okay. Bakit hindi mo, Avalos, ipa-authenticate yung alindog ni Cathy Binag kung siya ba ay real deal or real person? Baka robot siya. Baka robot yan. Baka deepfake AI yan, right? For Ma'am Raga. Sa anilin mo sila, di ba? Pintahan mo siya. Diba kayo nagsasalta pa na in-interview ko? Eh, robot yun. Di ba? Bakit wala kayong bratatatatat ngayon? Bakit wala kayong press con? Alam nyo, ano yun, sinisintak-sintak nyo kami. Ikaw, Lisa, ano, nataranta na kayo, no? Hindi na alam ko ano gagawin nyo. Kaya si Lisa Tanas, papicture-picture naman kay Imelda, eh, sabi ko nga, well, hindi para sabi, according to my source, eh, si Imelda Marcos ay ginagamit nyo na lang yan para sa pictorial nyo na kunyari, buena pamilya kayo, nagmamahalan kayo, happy Sunday, Lord, da-da-da-da. Pero ang ulol, ang totoo, ang mga, itong mga hodyo, mga vangagstra na ito, ha? Wala naman kayong pagmamahal sa pamilya. Dahil ang